Isang magandang araw pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Sa umagang to, muli nating tunghayan ang salita ng Diyos at bayaan natin siya ang mangusap sa atin. Ito po ay matatagpuan sa Gawa chapter 17 verse 16 to 34. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Bayaan niyo pong babasahin ko po dun sa verse 20, ito ko po babasahin. At marapat lamang po na basahin po ninyo ang buong pangyayari dito sa Atenas. Nagsisimula po yan sa chapter 17, verse 16. Meron po, basimulan ko po sa verse 22. Kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ko ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya ay nangangailangan ng anuman kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siyang nagbigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi, sa balat ng lupa, itinakda niya ang kanya-kanyang panahon sa hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ang sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon ding di pinansin ng Diyos at di pagkakilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon iniutos niya na magsisisilat, talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niyang muli ang taong iyon." Pagpalain ng Panginoong Jesus ang kanyang mga salita. Ngayong umaga, ay nais ko ibahagi sa inyo na isa lamang ang tunay na Diyos. God is one eternal. At dito po sa ating binasa, ito po ay lugar ng Atenas. At sa English po, Athens. Sabi po sa history, ang Athens po ang sentro ng capital ng Greece noong mga panahon na yun. At ito pong Athens ay maraming mga matatalino, mga dalubhasa ang naroon. At ang wala silang ginagawa kundi ang makipagtalo, makipagtalakayan. Si Pablo ay naparoon upang nakita niya kung gaano kasidhi ang mga tao dito sa pag-aaral at sabi nga po rito, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng lungsod at nag-init ang kanyang kalooban. Ano po ibig sabihin nag-init ang kanyang kalooban? Nagnais po siya na kailangan ko ipahayag ang salita ng Diyos. Marami siyang nakatunggali, pagpapaliwanag, ngunit ang ipinapaliwanag niya ay ang patungkol sa Panginoong Jesus. At sabi ng mga tao, pakinggan namin ang sinasabi mong Diyos na iyan. Kaya nagkaroon po siya ng pagkakataon, ipinahayag niya ang katotohanan. Sabi nga niya, meron sila doon isang place na ang nakalagay ay to the unknown God. At sabi ni Pablo, dito ako magsisimula. Nais kong ituro sa inyo, meron kayong sinasamba na hindi nyo kilalang Diyos. At ipakikilala ko kayo dito sa hindi nyo nakikilalang Diyos. Ano po ang sabi ni Pablo sa to the unknown God na hindi nila kilala pero sinasamba nila? Ngayon, nais niyang ipakilala ito. Sabi niya, ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kilala ay ang
ipapahayag ko sa inyo. Siya ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ang naroon at siyang Panginoon ng langit at lupa. Ito po ang Diyos na nais ipakilala ni Pablo, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, ang Diyos na lumikha sa atin. Sabi, lahat ng kung anong meron tayo ay galing sa Panginoon. Ang ating buhay, ang ating hininga, ang lahat ng bagay sa sangkatauhan, ang Diyos lamang ang lumalang. At nais ni Pablo na ang Diyos na ito ang ating sambahin. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At ang nais ng Panginoon, nalulungkot ang Diyos sapagkat yung karapat-dapat na pagsamba na ibigay sa Kanya ay hindi ipinagkakaloob ng tao. Sabi po rito, sabi niya, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa pag-apuhap ay matagpuan. Ang katotohanan, hindi naman malayo ang Panginoon. Nais ng Diyos na makilala natin siya. Nais ng Diyos na hanapin natin siya. Nais ng Diyos na sambahin natin siya. Doon sa pagsambang nararapat. Sabi, kung tinuturing mo na ikaw ay anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak, bato o pawang likha ng isip o kamay ng tao. Sapagkat ang Diyos po ay espiritu at dapat sambahan natin siya sa espiritu at katotohanan. Wala po siya dun sa mga inanyuan. Wala po siya dun sa ginawa, yung mga pilak o ginto o bato na inanyuan. Wala po siya dun. Sabi nga po, hindi siya nananahan dun sa templong ating tinayo, kundi siya ay nananahan sa templo, sa puso, ang iyong puso ang nais niyang maging templo. Sabi po sa Deuteronomy 6:4, dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Yun po ang ating Diyos. He is one eternal God. At ang sabi po ng Panginoon, ano po ang dapat natin gawin kung nalaman natin na siya ang Diyos ng makapangyarihan, na siya ang nagbigay ng buhay sa atin, na siya ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo, siya ang may takda ng lahat, ano po ang dapat natin gawin? Ang sabi ng Panginoon, nais niya na hanapin natin siya, abutin natin siya, at kung atin siyang hahanapin, siya ay ating matatagpuan. Sabi po sa Deuteronomy 4, verse, dahil dito, dapat ninyong malaman na siya magkagayon may, sabi po, verse 29, Deuteronomy 4:29, magkagayon man masasumpungan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong sikap at taimtim ninyong hahanapin. Ang sino mang nagnanais na mag-seek kay Lord ay matatagpuan siya. Do you have that desire na, Panginoon, nais kitang makilala, nais kong maranasan ang iyong kapangyarihan, nais kong sambahin ka sa espiritu at katotohanan, nais kong makilala ka ng buong puso. Alam natin na may Diyos, pero ang noong hinahanap ng Diyos sa atin, nais niya na sambahin natin siya, nais niya na saliksikin natin siya upang makilala natin siya ng lubusan. Seek the Lord while he can be found. Hanapin natin ang Diyos habang siya ay pwede pang hanapin. Sapagkat darating ang panahon, maaring hindi na natin siya matagpuan kung tayo'y lubusang lalayo at hindi natin siya kikilalanin. Sabi po sa Jeremiah 29:13 ay ganito po ang sabi, ako'y hanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. Ang Diyos po ay nais tayong makilala, nais tayong makasama. Ang kailangan mo lang gawin, saliksikin siya ng buong puso. Buong puso manalangin at taimtim na, Panginoon, nais kitang makilala, nais kitang maranasan sa aking buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama,
Tunay nga po, ginawa mo ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pinahayag mo ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Turuan mo kami, Panginoon, na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, O Diyos, hindi ka nananahan doon sa templong gawa ng tao, kundi ikaw ay nananahan sa puso ng isinumang tao na lalapit at dudulog sa iyo, sapagkat ang nais mo, ang aming puso, ang iyong pagharian. Panginoong Diyos, sinabi mo rin sa iyong mga salita, kung ikaw ay aming hahanapin ng buong puso, ikaw ay aming matatagpuan. Panginoon, dalangin ko sa umagang ito, bayaan mo nga, abutin mo nga ang bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng ganitong pagnanais na lumapit sa iyo, hanapin ka, magpakumbaba sa iyong harapan, at kilalanin ka, ikaw na tunay, buhay na Diyos. Aming Diyos at aming Ama, tulungan mo nga po kami. Patawarin mo kami sapagkat sa pamamagitan ng aming mga sariling karunungan, kami ay gumawa ng mga Diyos-Diyosan sa aming harapan. Mga inanyuan, mga hinugis, patawarin mo kami, Panginoon, sa katotohanan ito at bayaan mong sambahin ka namin na ikaw ang tunay na Diyos. Nadarama namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig. Tulungan mo ang bawat isa, kilalanin ka bilang isang tunay na Diyos, buhay, kumikilos at nais na manahan sa puso ng bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami po aming samot dalangin sa iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa umagang ito. Ang Diyos po ay Espiritu, sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kung nais mo siyang saliksikin, hanapin, matatagpuan mo ang Panginoon. Sapagkat ito ang sabi niya sa kanyang salita. Kung ako ay inyong hahanapin ng buong puso, ako ay iyong matatagpuan. At iyan ang sabi ng Panginoon. Pagpalain po kayo sa umagang ito, nawa nga po ay patuloy tayong lumakad sa pag-ibig ng Panginoon at sa gabay ng Kanyang Espiritong Banal. Pagpalain po kayong lahat.